Dagat ba nga strategy nga, isa ka property, mo na mag-collateral para magtukod na bugag isa ka property? The only way for us to answer that is look at the mathematics or the financials. Kung ang imuhang forecast, kay pag once matukod ni ang imuhang property, pila ba ang imuhang total mortgage na ginabayaran with interest? Kitahay ang imong ginabayaran na interest plus the mortgage sa bangka, okay, maabot o 50,000 pesos. But, kabalo ka, base mo hang analytics, base mo feasibility study, na pagtukod ni mo ng boarding house, ang total na madawat ni mo is nasa 70 to 80,000 pesos. Gamito na to, 70,000. 70,000 ni mo monthly income, 50,000 ni mo ginabayaran sa banko, it makes sense. You have a 20,000 pesos na cash flow. Technically, katong imuhang property na gisangla sa banko, kay mo mag-collateralize, mabawi gyapon na siya ni mo eventually. If that's the financials, then the answer is yes. That is also one of the reasons why ngano kusog kaayo ang condo market sa Manila or sometimes even diri sa Mindanao. Why? People are getting condos after nila mabayaran ng equity. Ang katong 80% to 90% na balance ilang isangla sa bangko. Tapos, bayaran nila ang banko for the next 15 years, kung pag-ibig na siya 30 years. Kung, if you do the math, grabe siya kagamay every single month. But, base lang mathematics, pag ilahang ipa-Airbnb ang ilahang kaning particular property, mas dako ang iyang income dire, ginansyado pa siya, bayaran pa din yung banko. What if, base mo ang analytics or base mo ang forecast, dili ina nang gawas? Mangutang ka sa banko, magtukod kag apartment, pero ang market, dili di ay willing na mangarkilag inana na presyo. Dili di ay sila willing to pay a certain amount every single month at that particular price. So, if that's the case, it is not a good thing. Pilugi man ka, masangla pa dyan ang imuhang property. Based on sa pong kasagaran na experience, most of the time, pag yuta lang gani, yuta lang ang imuang ipa, imo i-collateral sa banko, more or less na sa 60 to 70% of its value ang makuha nimo sa banko. Swerte na ka kung makuha kang 80 to 90 yan. So kitahay, ang value si mo property is 10 million. Ang makuha nimo ana is nasa 6 to 7 million. Kana pa lang na mathematics, lugi na ka, di ba? Kay kung dili nimo bayaran ang banko, gikuhaan lang ka, gibayaran kag 6 million, ang imong i-collateral is 10 million. So you really have to make sure na kaniyang muhang idea na magtukod o apartment should compensate for that risk.